Okay, magandang gabi sa inyong lahat at binabati ko lahat ng manunood sa paksa na ating tatalakayin ngayon. At ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay isang magandang paksa. Ginawa ko ito dahil sa mayroong mga iilan na nag-request sa topic na ito na kanilang matutunghayan. At ngayon ay inyong nang mapapanood. Ang paksa na ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa bautismo. Kaya nga pinamagatan ko ito, ang bautismo sa Biblia. Ating pag-aralan ang biblical mode of baptism. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan o pag-aaral ngayong gabi, imbitahan ko kayo na yuyuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat muli na muli mong binuksan ang aming gawain, the gospel of Jesus Christ. Salamat Ama na inyong pinagkaloob. Inyong dininig ang aming mga samo sa inyo na kami ay makapagpatuloy sa inyong gawain. Salamat sa inyong paggamit sa aming mga kapatid na muli kaming makapagbukas sa ganitong uri ng pangangaral. Pagpapalain lahat ng sponsor namin, Panginoon, na kayo na sa pamamagitan nito kami nakapagpatuloy at umaasa kami na inyo ding pagpapalain ang lahat na nanonood o manunood ngayong gabi na kanilang maunawaan ang inyong panawagan sa kaligtasan at paglinis higit sa lahat sa kanilang mga kasalanan. Akin ding pinapanalangin ang lahat naming mga kaibigan saan mang dako sa mundo na sila po'y pagpapalain sa paksa na aming tatalakayin. Umaasa kami na inyong patnubay aming maranasan at hinihiling namin nasamahan ninyo kami. Pinapanalangin namin ang paglukob ng banal na Espiritu sa gabing ito na magawa namin ang aming bahagi. Pagpapalain din lahat naming mga gamit, Ama, na magagamit namin itong lubos hanggang matapos ang paksa na aming tatalakayin. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, bago tayo dadako sa ating paksa na ating tatalakayin, batiin ko muna ang lahat nating mga viewers, no, sa iba't ibang bansa, no? At una kong babatiin ang mga kapatid natin sa Kuwait. At makikita, ito yung pinakaunang video na aking gagawin, ating dadalhin sa sanlibutan. Maraming ulitin ko ang pasasalamat sa inyong lahat dyan, no? Babatiin ko ang ilan nating mga kakilala dyan, si Brother Nelson Valencia, no? Si Sister Wilma at si Sister Karen, no? Si Sister Janilyn na sa inyo nagmula ang kamerang ating ginagamit ngayon at sa iba pa nating mga kasamahan dyan sa buong iglesia ng Kuwait. Babatiin ko rin ang mga kaibigan natin sa Japan, no? Lalo na kay Gloria Paz Inabi, no? At hinihintay ka namin na makarating sa ilang mga araw. Ay balak mong uuwi dito sa Pilipinas. Si Joy Martinez, no? At si Risa Matsumoto. Sister, magandang gabi sa inyong lahat. At sa iba pa nating mga kaibigan natin dyan, hindi ko mabanggit siguro lahat. Nalilimutan ko ang iba nating mga kaibigan dyan sa Japan. No, sa Israel, babatiin ko rin ang ating mga manunood sa Israel. Si Sister Mi, magandang gabi sa iyo, kapatid. At nagpapasalamat kami na ang pinadala naming video sa iyong pamilya sa Samar ay natanggap na nila. At ang request mo kagabi na hinihintay mo ang panibagong video ngayon gagawin na namin, no? Si Edna Sigal, no? Isa sa ating mga sponsor diyan sa Israel. Sister, dadalaw uli ako sa iyong kapatid sa Caloocan bago magkatapusan. At ituloy natin ang Bible study sa iyong mga kapatid. Binabati ko rin ang lahat na nanonood saan mang sulok sa mundo. Hindi ko naman mabanggit ang mga bansa o inyong pangalan, pero binabati ko kayong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ating pag-aaralan, dadako na tayo sa ating talakayan o paksa na ating pag-aaral. Ating tatalakayin ang patungkol sa bautismo, no? At bago natin ito, ating titingnan ang larawan. At ito yung bautismo, ito yung biblical mode of baptism, no? Paano ba? Ano ba talaga ang tunay na bautismo sa Biblia? Kasi sa ating kapanahonan ngayon, mayroong iba't ibang katuruan. Katulad ng turo nating iba nating mga kaibigan ng mga simbahan o iglesia, ang kanilang turo ay ang bautismo ay sa pamamagitan na lang ng pagwisik, no? At ating sa mga Katoliko nating mga kaibigan. At ang isang bahagi naman ay ang pagbuhos
Pero ating titingnan ang ano ba ang turo ng Panginoon, ano ba ang turo ng Biblia patungkol sa bautismo. Ating pag-aralan ngayong gabi ang biblical na paraan, paano ba talaga ang bautismo ni tinuturo sa Biblia. Pero bago dyan, pag-aralan muna natin ang principle of baptism. Karamihan sa aking mga turo sa YouTube, bago ko tinatalakay ang isang paksa, may mga prinsipyo akong tinuturo. At ang mga prinsipyo na ating matutunan kung at ang ano natin kasi ang bautismo, isa ito sa ceremonial law na itinatag ng ating Panginoon sa New Testament. Maraming mga naniniwala o nagsasabi na wala na ang ceremonial law. No, hindi po 'yan totoo. Mayroong mga ilang ceremonial law sa Old Testament na naabolis nang dumating ang ating Panginoon. Pero nang bago umalis ang ating Panginoon sa lupa, mayroon siyang ini-establish, itinatag na mga seremonya na katulad sa seremonya sa Old Testament. At ating pag-aralan itong mga prinsipyo sa baptism, no? At ating titingnan ang Old Testament pattern of ceremonial law. Bago natin tatalakayin ang bautismo, pag-aralan muna natin itong prinsipyo sa ceremonial law sa Old Testament law, no? At sa kung ating titingnan ang buong kautusan ng Diyos, nahahati po 'yan sa iba't ibang uri ng kautusan, no? Mayroon siyang apat na uri ng kautusan. Ito yung four types of laws. Ano ba itong four type of laws? Ito yung moral law, no? At civil law, ceremonial law at saka health laws. Kaya nga maraming mga nag-aaral sa Biblia nang binabasa nila ang Biblia, hindi naka-specify kung itong binabasa ba nilang kautusan ay moral ba yan, ceremonial ba yan, o napapaloob ba yan sa civil na kautusan o sa batas sa kalusugan. No? Pag inyong tatanungin ang Biblia o Brother John, saan ba mababasa na ang kautusan pala ng Diyos magkakaiba? No? Kung ating tutunghayan ang paksa sa Biblia, saan ba nakasulat ang moral law? Ito po yung talata. Kung ating titingnan ang sulat ng Diyos sa moral law, o sulat ng Biblia patungkol sa moral law, mababasa po natin yan sa Exodus 20. No? At mula 1 hanggang 17, yung Ten Commandments ng Panginoon, yun po ang batas na moral. At kung ating pag-aralan ang batas na moral, ito po yung batas pag-ibig. Ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Gumagawa siya ng batas patungkol sa pag-ibig. At dalawang relationship po yan. Relasyon na vertical at relasyon na horizontal. Relasyon natin sa Diyos at relasyon sa ating kapwa. No? Ito yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, no? Buong pag-iisip. At ang pangalawang kautusan katulad, kaya pag-ibig sa ating kapwa na gaya ng ating sarili. Kaya nga, ang sampung utos, isinulat ito ng Panginoon sa kanyang dalawang tapyas na bato. At kung lalabagin natin ang prinsipyong yan o ang kautusan na yan, dyan po magka-problema. No? Ano naman ang ikalawang kautusan na pinasulat ng ating Panginoon? Ang moral law, ang Diyos mismo ang sumusulat. Hindi ito niya pinagkatiwala kay Moses na sumulat ng kanyang mga kautusan. Bumaba ang Panginoon sa bundok ng Sinai, isinulat niya ang kanyang kautusan sa dalawang tapyas na bato sa pamamagitan mismo ng kanyang daliri. Ito yung saligang batas o panggobyerno ng Diyos na siya mismo ang sumulat. At kapag susundin lang ang Ten Commandments sa buong mundo, mayroong kapayapaan. Hindi sa akin ang sinasabi, walang kulungan, no? Hindi na kailangan ang mga pulis, bangko o anumang mga ano ngayon sa kasalukuyan sapagkat ang Diyos ito yung disenyo ng Panginoon paano ang tao magkakaroon ng kapayapaan. Ano naman itong civil law? Ang civil law, saan natin yan mababasa? Mababasa po natin yan sa Exodus 21 to 24. Chapter po yan. Kung gusto ninyong matutunan ang batas civil na binibigay ng Panginoon kay Moses, at si Moses na po niyan ang sumusulat. Kasi sa panahon ng Old Testament, mayroong tinatawag na theocratic form of government. Ano yung theocratic form of government? Ang Diyos mismo, direktang namamahala sa kanyang bayan. At nang namamahala siya sa kanyang bayan, may batas siya para sa kanyang bayan. Yan yung tinatawag na civil law.
Kaya nga, sa civil law nila, kapag magtatrabaho ka sa araw ng Sabat, babatuhin kanila. Nakasulat yan sa kanilang batas sibil. No? Pero sa Ten Commandments sa moral law, hindi naman sinabi na babatuhin kapag lalabag sa Sabat. Kapag hindi sumunod, hindi magalang sa magulang, no, sa ama at ina, mayroon ding death penalty dyan na nakano sa kanilang sibil, batas sibil. No? Atin yung mababasa, ito yung ang arrangement ng Biblia, paano nahahati ang mga kautusan ng Diyos sa apat na bahagi. No? At ang 21 to 24 ang civil law. Ang ceremonial law, medyo mahabang mga chapter ito. Kasi mula Exodus 25, natatapos ang mga chapter sa ceremonial law hanggang Levitico chapter 9. No, mapapansin ninyo. At ano ba ang function ng ano ang ceremonial law? Ang ceremonial law, ipapaliwanag ko ng konti. Itong ceremonial law, mga kapatid, ito po yung solusyon paano mapapatawad ang kasalanan. Na, for example, nilabag nila ang Israelita, nilabag nila ang batas na moral, nilabag nila ang batas na sibil. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mabubuhay lamang sila kapag mapapatawad ang kanilang kasalanan. Kaya nga, idinagdag ng Panginoon ang ceremonial law, ito po yung tinatawag na kindergarten school of salvation. Pinapaliwanag ng Panginoon paano ba natin maintindihan ang kaligtasan. Na kapag sino mang lumabag sa kautusan, sa moral at sa sibil, mayroon pong kaparusahan yan. Mapatawad lamang ang kanilang kasalanan kapag susundin nila ang batas na seremonyal. Kaya sa ang mga talata niyan, sa Exodus 25, natatapos yan sa Levitico 9. At ang ano naman yung kautusan na health, no, sa kalusugan, mababasa po natin yan sa Levitico 11 hanggang Levitico 15. At ating pag-aralan konti, i-review natin, kasi atin ang natutunan yung moral law. Kaya nga, ang Ten Commandments, binabanggit ko kanina na ito po yung moral law. No? At ito yung ating pag-aralan ngayong gabi, bago tayo dadako sa bautismo, itong the two major division of divine law. Mayroon pong pagkakaiba ang moral at ceremonial. No, bakit ba itinatag ng Panginoon? Ano bang layunin ng Panginoon kung bakit niya ibinibigay ang batas na moral? Ang batas na moral, ito po yung standard of righteousness. Kapag susundin natin ang batas na yan, hindi tayo magkakasala. Saan po natin mababasa? Exodus 20, verse 18 to 20. No? Kung yung babasahin yan, ang layunin kung bakit binigay ng Panginoon ang kautusan upang hindi sila magkasala. At yan po ay subukan ng Diyos. At ang sino mang nagkakasala sa 10 kautusan ng Diyos, ang solusyon sa kasalanan ay may batas na inilagay ang Panginoon paano solusyonan ang kasalanan. Kaya kapag ating babasahin ang sulat ni Apostol Pablo sa Galacia 3:19, ito po yung ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa pagsalangsang. No? Kaya nga, ano daw ang kabuluhan ng kautusan? Itong ceremonial law, idinagdag iyan dahil sa pagsalangsang. Kasi diyan po masolusyunan ng mga tao paano mapapatawad ang kasalanan. No, ating babalikan tanaw ang mga sinusulatan sa kautusan, sa apat na uri ng kautusan, no? Ang moral law sinusulat ng Diyos yan sa dalawang tapyas na bato. At yan lang ang kautusan na Diyos mismo ang sumulat. Pero sa ceremonial law, sa civil at sa health laws, nakasulat yan sa mga balunbon na aklat. No, kaya nga mapapansin ninyo, magkakaiba ang sinusulatan at magkakaiba din ang sumulat. Ang sumulat sa 10 utos ng Diyos na moral na kautusan, ang Diyos mismo ang sumusulat. Bumaba siya sa bundok ng Sinai, pero ang ceremonial law, ang civil at saka health, pinaakyat ng Panginoon si Moses sa bundok ng Sinai at idinikta ng Panginoon kay Moses ang mga kautusan na yan at si Moses mismo ang sumusulat. No, yan yung pagkakaiba. Ating pag-aralan din ang nilagyan ng mga kautusan na yan. Ang nilalagyan ng Panginoon sa 10 utos niya ay tinatawag na kaban ng tipan. Nasa loob ng kaban ng tipan ang Ten Commandments, no? Na ating makikita sa kabanal-banalang dako ng santuario ng Panginoon. At ang
Ano naman ang ceremonial law, ang civil at saka health laws na mga balunbon na aklat, nakasulat yan sa balunbon at nakalagay sa tagiliran ng Kabanang Tipan. Na mapapansin ninyo, yan ang pagkakaiba. Now, ngayon ating titingnan at itong mga batas na ito, these laws are God's covenant to His people. Itong mga apat na magkakaibang batas, ito po yung kasunduan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Kung sila'y magiging masunurin, nakadepende ang kanilang pagpapala. Pero kung sila'y masuwayin sa kautusan ng Panginoon, nandyan ang sumpa. Pero ang pinakalayunin, no, ng Panginoon, paano, bakit niya inilagay ang mga batas na ito? Para gabayan ng Diyos ang kanyang bayan, na kung sila ay magkakasala, mayroong solusyon, mayroong paraan ang Panginoon paano linisin ng Diyos ang kanilang kasalanan. Kaya nga, mahalaga ang ginagampanan sa ceremonial law sa Old Testament. Kasi ito po yung paraan ng Diyos paano malilinis ang kanilang kasalanan. Kung ating titingnan ang kampamento ng Panginoon, ito po yung santuario ng Panginoon sa ilang. No, nakikita ninyo at mayroong order 'yan. Ilalagay ng Panginoon ang kanyang santuario sa kalagitnaan ng kampamento ng Israel habang sila naglalakbay mula sa Ehipto papuntang Kanaan. At kung saan sila hihinto at magpapahinga, ilalagay sa kalagitnaan at napapaligiran 'yan sa 12 tribes of Israel. Sa east, 3 tribes, sa west, 3. Sa south at sa north, tagtatatlong tribes, napapaligiran yan sa 12 tribes. At kung magkakasala ang bayan ng Diyos, ang solusyon ng Panginoon paano patatawarin ang kanilang kasalanan ay sa pamamagitan ng ceremonial law. Kapag mayroong magkakasala, sinadya o hindi sinasadya, ay magdala sila ng inusinting kahalili, mga tupa na kanilang dadalhin sa santuario ng Panginoon at araw-araw naglilingkod ang mga pare para sa mga makasalanan. Yan po yung mga function sa tinatawag na ceremonial law. At ito yung paraan ng Diyos paano niya lilinisin ang kasalanan sa Old Testament ceremonial law. No? Sana inyong naintindihan. Atin itong tatalakayin kasi ang baptism sa New Testament ay ceremonial yan. Batas ng Diyos yan na dapat nating susundin sapagkat ang bautismo, paraan po yan ng Diyos paano lilinisin ang kasalanan. No, ating titingnan, ito yung santuario ng Panginoon, no? At sinasamahan ng Diyos ang mga Israelita habang naglalakbay. Mayroong pillar of cloud by night habang sila naglalakbay at mayroon namang cloud of day, cloud siya sa araw. No, ating titingnan ang pare naglilingkod sa court at sa banal na dako araw-araw. At hindi na tayo niyan. Pero isang beses sa isang taon, mayroong tinatawag na cleansing of the sanctuary. Lahat ng kasalanan ng mga nagkakasalang Israel, malilipat ang kanilang kasalanan sa santuario. At ang kasalanan naman, lilinisin naman ang santuario isang beses sa isang taon. Kaya nga ang kasalanan ng Israel mula sa kampamento, kapag magdala sila ng tupa, lilipat sa santuario ang kanilang kasalanan. Pero isang beses sa isang taon, dadalhin sa ilang ang kasalanan sa pamamagitan ng scapegoat na tinatawag. Pero hindi tayo dadako diyan kasi ang ating topic ngayon, no, ay patungkol sa bautismo. Akin lang itong tinatopic ngayon sapagkat nang dumating ang ating Panginoon sa bagong tipan, mayroon po siyang iniwan ng dalawang seremonyang kautusan o tatlong seremonyang kautusan at ating tatalakayin ngayon, no, pahapyaw lang ang dalawa pero yung isa ating tatalakayin ngayon ang patungkol sa bautismo. Sa New Testament, mayroon pong tatlong ceremonial law na itinatag ang ating Panginoon. Ano po yung ceremonial law sa New Testament? Kaya nga, huwag kayong maniniwala na wala ng ceremonial law sa New Testament, mayroon pa rin. Anong ceremonial law na ini-establish ng Panginoon sa New Testament? Yung ceremonial law o baptism. No? Bakit ba bautismuhan ang tao kapag tanggapin ang Panginoon? No? Bakit ba kailangan yan? Atin yan tatalakayin ngayong gabi at subaybayan ninyo ito. Ipapaliwanag ko ito ng medyo detalye para inyong maintindihan. No? Ang unang itinatag ng Panginoon ay ceremonial law o baptism. Ang pangalawa, yung paghugasan ng paa. At ang pangatlo, yung tinatawag na Last Supper o huling hapunan. At itong tatlo, ay itinatag ito ng Panginoon
para sa kanyang bayan sa New Testament, paano malilinis ang kasalanan? Ang baptism, tinatawag yan na, kung ating pag-aralan ang malalim na pagliligtas ng Panginoon, tinatawag na justification. Mamaya-maya ating tatalakayin yan, inyong maintindihan. Pero itong dalawa, paghugasan ng paa at huling hapunan, sa proseso po yun ng sanctification. Paano tayo pababanalin ng Panginoon na mga membro na ng iglesia? Kapag hindi ka pa membro ng iglesia, paano ka tatanggapin na magiging kabilang sa iglesia ay mag-undergo ka ng baptism? Pero kung ikaw ay membro na ng iglesia pero nagkakasala ka pa, ang seremonya na ipapagawa ng Panginoon ay ang paghugasan ng paa at yung seremonya patungkol sa communion service o yung huling hapunan na tinatawag. Ngayon, dadako tayo. No? Kaya nga, may kinalaman ba yan ang bautismo sa paghugas sa kasalanan? Mayroon po. Kung ating babasahin ang Gawa 22:16, si Apostol Pablo ay pagkatapos niyang nakakita sa pangitain, nabulag siya, tapos pinagaling ni Ananias. Pero sabi ni Ananias, nang pagkatapos niyang nakakita muli, sabi ni Ananias kay Pablo, at ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, hugasan mo ang iyong mga kasalanan at tumawag sa kanyang pangalan. Sabi niya, magtindig ka, ikaw ay magpabautismo, hugasan mo ang iyong kasalanan. Mapapansin ninyo, ang bautismo, mayroon itong kinalaman sa paghugas sa kasalanan. Kaya nga, ang seremonya sa Old Testament na malilipat ang kasalanan sa pamamagitan ng mga handog na tupa, sa New Testament, mayroon ding paraan ang Panginoon na seremonya. Na kapag tayo magpabautismo, ay huhugasan pala ng Diyos ang ating kasalanan. Kaya sabi ni Ananias kay Pablo, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, ikaw ay magpabautismo, hugasan mo ang iyong kasalanan, no? At tumawag ka na sa kanyang upang mapatawad ang iyong kasalanan, tapos upang tumatawag ka sa kanyang pangalan. Mayroon ding nagtanong kay Pedro habang nangangaral si Apostol Pedro sa Gawa 2. Sabi ng mga audience ni Apostol Pedro, yung 3,000 na nagpabaptize, mga kapatid, anong gagawin namin? Pero anong nang nasaktan ang kanilang puso dahil sa pangangaral ni Pedro. Pero sa 38, ito yung sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Mapapansin ninyo, nang tinanong ng mga tao, anong gagawin namin, the response and answered of Peter, sabi niya, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpatawad ng inyong kasalanan. So pagkatapos magsisisi, anong gagawin ng tao? Magpabautismo. Para ano? Sa ikapagpatawad ng inyong kasalanan. Napapansin ninyo, ito yung paraan ng Diyos, ito yung seremonya na inuutos ng Panginoon sa New Testament. Katulad ito sa ceremonial law sa Old Testament, paano lilinisin ng Diyos ang kanilang kasalanan. Sana inyong naintindihan na kapag hindi pala tayo magpabautismo, no, kung ikaw dumadalo sa simbahan tapos ayaw mong magpabautismo, ang kalagayan mong niyan ay para kang pumunta sa hospital na ayaw mong magpagamot sa doktor ng hospital. No? Kaya nga, kung ikaw dumadalo sa simbahan o sa isang iglesia tapos ayaw, hindi ka pa nagpabautismuhan, hindi pa, gumaling ang iyong kasalanan. Hindi pa nahugasan. Kasi ang bautismo sa Biblia, nagsimbolo po yun ng paglinis ng Diyos sa kasalanan. Isang larawan sa bautismo sa Biblia, katulad po ito ng kasal. No? Ating tutunghayan ang bautismo ni Jesus Christ. No? Karamihan sa mga seremonya na inuutos ng Panginoon, siya muna ang gumawa. At bago niya inuutos ito sa kanyang mga alagad. Ating titingnan ang tala sa Mateo 3. Siguro kung mayroon kayong Biblia diyan sa tahanan, umpisahan ninyo sa 3. Sabi ni Juan, bakit ikaw ang naparito na magpabautismo? Ako ang dapat mong bautismuhan. Pero sabi niya sa 14, sabi niya, kinakailangan na ako'y iyong bautismuhan. Sabi ni Jesus. No? Sabi niya, payagan mo ngayon sa 15, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin
ang pagganap sa buong katuwiran. No, sabi niya dito, at nung sa 16, binabautismuhan ni Juan si Jesus Christ. At nang sa 16, at nang nabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, narito na nabuksan ang mga langit. Okay? At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate at lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ating babalikan ang ating nababasa. Binabanggit ko kanina na ang bautismo katulad siya sa isang kasal. No? Paano ko ba ipapaliwanag na katulad ito sa isang kasal? Kasi sa araw ng iyong bautismo, yan ang kaarawan na ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ito yung araw na ikaw ay magiging kaisa sa Kanya. Diba? Sa araw ng ating kasal, ang husband and wife, they will be one flesh. No? Magiging isang laman sila. Sa araw ng iyong bautismo, magiging kaisa na tayo sa Diyos. Nang binabautismuhan ang ating Panginoon, mayroon pong tatlong karanasan na nangyayari. Ang unang binabanggit, nang umahon siya, narito, nang siya pagkatapos ng kanyang bautismo, no, nang nabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, nangabuksan ang langit. No? Di ba napapansin ninyo? Pagkatapos nabautismuhan ni Jesus, anong nangyari? Ang unang nangyayari, nabukas ang langit. Anong ibig sabihin yan? Sa taong tatanggap sa bautismo, sa seremonya ng bautismo, dati nung hindi pa ikaw nabautismuhan, sarado ang langit sa iyo. Wala ka pang kaligtasan. Pero kapag ang tao tatanggap kay Jesus Christ at magpabautismo, pagkatapos ninyong mabautismuhan, bubuksan na ng Diyos ang kalangitan para sa inyo. At pangalawa, nabuksan ang langit. Pangalawa, ano pang nangyayari? Nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa, lumapag sa kanya. Anong ibig sabihin? Sa lahat ng mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, bibigyan ito ng kaloob na banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, mananahan na sa kanya. Ang banal na Espiritu, mananahan po yan sa lahat ng mga anak ng Diyos. At ang bautismo, ito yung araw na ikaw ay magiging anak ng Diyos. Na napapansin ba ninyo sa ikatatlo? At sa ikatatlong pangyayari, at narito isang tinig na mula sa langit. Ano yung tinig na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Alam ninyo itong tatlong pangyayari na nangyayari sa bautismo ni Jesus Christ, isang metaphor o isang analohiya na tinuturo ng Biblia na ang lahat na mabautismuhan, sila po'y magiging anak na ng Diyos. No? Anong tinig na nagmula sa langit? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Kailan ba ang isang makasalanan magiging anak ng Diyos? Sa araw na ikaw ay mabautismuhan. Diyan nagpasimula na ang tao magiging anak ng Diyos. No? Mamaya inyo yung maintindihan sa mga sunod nating mga talata. Kaya nga, pinapaliwanag ko sa inyo kanina, ang bautismo, katulad yan ng kasal, magiging kaisa ka. At mamaya, atin ding pag-aralan, ngayon ating pag-aralan, ano ba ang kahulugan ng bautismo? No? Kasi, Brother John, tinatalakay mo yung bautismo ngayon. Pero ating pag-aralan ang iba't ibang anggulo ng mga simbolo o kahulugan ng bautismo. Ating pag-aralan ngayon, ano ba ang kahulugan ng bautismo sa Biblia? Kung ating babasahin ang sulat, no, ito yung tunay niyang kahulugan. Ang bautismo, galing niyan sa original na salitang Greek, no, Griego, na ang salita ay baptizo. No, ito yung ano niya dito, no, ang salitang bautismo galing sa salitang baptizo sa Greek, na nangangahulugang itubog, ilubog sa ilalim ng tubig. Sumisid sa ilalim ng tubig. Yung mapapansin ninyo, ito yung kahulugan, ang meaning ng bautismo, hindi po wisik, hindi po buhos, kundi ilubog.
No, kung ano bang larawan niya. Kapag bautismuhan ang isang tao, katulad nito sa larawan, nakikita ninyo itong larawan? Ang bautismo katulad nito. Kapag bautismuhan ang isang tao, ilulubog siya sa tubig. No? Napapansin ba ninyo si Jesus Christ, saan ba siya pumunta nang siya binabautismuhan? Doon sa ilog ng Jordan, kasi maraming tubig. Kasi ang bautismo nangangailangan ng paglubog. Kung wisik, kung buhos, hindi po yun bautismo. No? Kaya nga, hindi po yun biblical. At wala po yung kahulugan. Ang bautismo sa Biblia, mayroon pong kahulugan. At ang kahulugan nito, ating pag-aralan ngayon. Ano ba ang kahulugan? Ano ba, sa sulat ni Apostol Pablo, ito po yung meaning ng baptism. Hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na binabautismuhan kay Kristo, Jesus, ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? No? Ito yung tanong ni Apostol Pablo. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang lahat na binabautismuhan kay Kristo nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Na kung si Kristo namatay para sa mga makasalanan, no? Nakabahagi tayo sa kanyang ginawang kamatayan. Na, mapapansin ninyo dito, tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kaya mapapansin ninyo, bakit ang bautismo kailangang ilubog? Kasi pag ang bautismo, bago tayo bautismuhan, kailangan tayong mamatay. Katulad na ni Kristo na namatay para sa atin. At kung tayo'y gustong maligtas, mamatay tayo na ano, sa kasalanan. Nasabi niya, tayo ngay libing nakalakip niya sa kamatayan ng bautismo ng, no, kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo ng kamatayan. Kaya nga ang bautismo, kailangan siyang ilubog sa tubig kasi nagsimbolo na ikaw ay ang taong tatanggap sa Panginoon na nawagan siyang mamatay tayo sa kasalanan. At ang patay, kailangang ilibing. No, kaya nga ang bautismo, simbolo po yon sa paglibing, no, sa tubig. No, sa paglibing sa kanyang kamatayan. No? Kung namatay siya, inilibing, ganun din. Kaya nga, mayroong simbolo ang bautismo. Ngayon, tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. O sa 4, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, no? Gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Di ba? Pagkatapos mong ilubog sa tubig, pagkatapos, babangon ka. Simbolo po yun ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ha? Kung paano si Kristo namatay, inilibing, at nabuhay maguli, ganun din tayo, no, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Paglabas natin sa tubig na libingan, bagong kapanganakan na po tayo. Tayo po'y bagong linalang. At kung gagawin natin na makabilang sa kanyang seremonya sa bautismo natin, dyan ililibing at dyan iiwan ng Panginoon o huhugasan ng Panginoon ng ating kasalanan. Kaya nga ang bautismo sa Biblia, mayroon ang simbolo po yan ay ang paghugas sa ating kasalanan. Mamatay tayo sa kasalanan. Kung ating babasahin yung 8 hanggang 13, datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga babuhay naman tayo maguli na kalakip niya. No? Na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay, hindi na mamamatay pa. Hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi na maghahari sa kanya. No? Sapagkat ang kamatayan sa ikamamatay niya, ikamamatay na minsan sa kasalanan, datapwat ang buhay na kanyang ikabubuhay sa Diyos. O kanya, mapapansin ninyo, namatay tayo sa kasalanan, pagkatapos ng ating bautismo, mabubuhay na tayo para sa Diyos. 11, gayon din naman kayo. Ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan. Ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. May mga simbolo. Ano po ang simbolo? Ang paglibing sa noon, nagsimbolo na yun na patay na tayo sa kasalanan. Ang pagbangon na natin, nabubuhay na tayo para sa Diyos. Simbolo po yun ng ating pagbabago, anyo ng pagkatao. At dyan po tayo pagpapalain ng Panginoon kapag tayo mabautismuhan. Huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Pagkatapos nating mabautismuhan, ito yung bilin niya, sabi niya sa 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Pagkatapos ng ating bautismo, ano yung kasalanan, tutuldukan na natin yon. Hindi na tayo
ano, paalipin sa mga gawa ng laman ng pita. Sa 13, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan sa kalikuan, kung di ihandog na ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng namubuhay sa mga patay at sa inyong mga sangkap na, na pinaka kasangkapan sa katuwiran ng Diyos. Sa 14, nagustuhan ko itong 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi na maghahari sa inyo. No? Pagkatapos natin mabibinyagan o mababautismuhan, sabi ng Apostol Pablo, ito yung kahulugan, paglabas natin sa tubig na libingan, ang kasalanan hindi na maghahari sa inyo. Bakit hindi na maghahari sa inyo? Kasi pinatawad na ng Diyos ang ating kasalanan. Higit sa lahat, mananahan na siya sa atin. Kaya sa pamamagitan na, no, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan kung di ilalim sa biyaya. Ano ba yung ilalim sa kautusan? Yung ilalim sa sumpa ng kautusan sa lahat ng mga lumalabag. Ngayon ating tinitingnan ngayon ang sa Galacia, sapagkat ang lahat sa inyo binabautismuhan kay Kristo, ibinihi si Kristo. No? Sa lahat daw ng mga binabautismuhan, ano ka na ngayon? Hindi ka na makasalanan. Ibinihis na si Kristo sa iyong pagkatao. Pinatawad ka na. Alam niyo ang seremonya sa bautismo, ito yung turo ng Panginoon, paano ba tayo lilinisin ng Diyos sa ating kasalanan? Pero marami kayong matutunan ngayon sa ating tatalakayan kasi marami tayong pag-usapan ngayon, no? Ngunit isa-isahin natin ito, no? Paano ang binyag sa mga maliliit na mga bata, no? Sa ating kapanahunan ngayon, majority sa ating kapanahunan ay ako'y born Catholic. At ipinanganak akong Catholic sa isang debutong kursilistang magulang. Parehong naglilingkod ang aking papa at mama sa simbahan. At sa bukid kami nakatira, ang pari minsan lang umaakyat doon. At kung hindi makarating ang pari, ang aking papa ang mag-undergo sa pagmimisa, no? Pero mapapansin ninyo ay nabibinyagan akong bata pa, no? Maring ilan sa inyo binibinyagan din na bata. Atin itong settle down, i-reconcile natin ito, no? Paano itong mga binibinyagan ng mga bata? No? Okay kaya ito? Turo kaya ito ng Biblia? Ating nakikita ang dalawang katuruan ng ang bautismo, hindi talaga yan tawag na binyag. Ang ano niyan, bautismo talaga. Pero mapapansin ninyo, okay ba ang pagbinyag sa mga bata? Ating titingnan ang biblical, ang komisyon ng Panginoon, paano ba ang bago bautismuhan ang tao, ano bang kailangan niyang gagawin? Ito yung kailangan niyang gagawin bago siya bautismuhan. At titingnan natin ang mga bata kung makapasa ba dito sa prerequisite, paano ang tao bautismuhan. No? At kung ating babasahin itong Great Commission ng ating Panginoon, Mateo 28:19-20. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at inyo silang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Napapansin ba ninyo, ano ang turo ng ating Panginoon patungkol sa bautismo? Sabi niya, magsiyaon kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sa palagay ninyo ang bata, magiging kayang alagad kung inyong tuturuan ang mga bata, maliliit, sanggol, hindi yun pwede magiging alagad. Na mapapansin ninyo, at inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu, ituturo ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Na mapapansin ninyo, hindi po yun applicable sa mga maliliit na mga bata. Ang komisyon ng Panginoon na sa bautismo ay ituturo ito sa mga malalaking tao na. Napapansin ba ninyo, ilang taon si Jesus Christ nang siya ay pumunta kay Juan upang magpabautismo? Kung inyong babasahin sa tala ng Lucas, 30 years old si Jesus Christ nang binabautismuhan ni Juan. Na mapapansin ninyo, walang bata na mababasa natin sa Biblia na binabautismuhan. Mayroon mababasa natin sa Biblia, inihandog sa templo. Ito po yung, hindi po yung tawag na dedication po yun. Ididikit lang ang bata nung na pinanganak si Jesus Christ after 8 days, tinuli siya
at dinidikit sa templo, dedikasyon ng child yon, pero hindi po yon bautismo. Magkakaiba po ang bautismo sa child dedication. No? At sabi niya dito, ituturo ninyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ito yung discipleship, pero ang mga disipulo ng Panginoon, hindi mga bata, kundi mga malalaking tao. Ito yon. At sa atong ihambing din natin sa gawa, 15 at 16, sinasabi niya sa kanila, magsiyaon nga kayo sa buong sanlibutan, inyong ipapangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya, mapaparusahan. Napapansin ba ninyo ang utos ng Panginoon sa komisyon ng Panginoon? Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. No? Bago bautismuhan ang tao, ipapangaral muna. Sa Mateo, bautismuhan muna sila bago aral. No? Kasi bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Pag, sa 20, ituturo ninyo sa kanila. Dito naman, una ang pang-aral bago bautismo. Pwede po yun siya magkabaliktad. Mayroong mga naglilingkod sa Panginoon na hindi naaralan na bautismuhan. No, katulad ko, nang pumasok ako sa simbahan ng Seventh-day Adventist, unang araw nabaptize ka agad ako kasi gusto kong magpabaptize. Mayroong bumubulong sa akin na magpabaptize ako. Sinunod ko yung tinig. Nagiging membro ako ng Seventh-day Adventist na hindi na Bible studyhan. Pero pagkatapos ng aking baptism, mayroong nag-Bible study sa akin. Yun po yung applicable po yun sa Mateo 28. Pero sa Marcos, ano naman dito, no? Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo. Tuturuan muna ang mga tao sa ebanghelyo, sa magandang balita. Ang sumasampalataya sa magandang balita, mabautismuhan, anong sabi? Ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. No? Ito po yung turo ng Panginoon. Kaya nga, kung ikaw na nakikinig ngayon, hindi ka pa nabautismuhan, hindi ka pa sumasampalataya, ay questionable ang iyong paglilingkod ngayon. Kaya nga, kailangan sumasampalataya, mabautismuhan, ang sabi maliligtas, ngunit ang hindi, sumasampalataya, parusahan. Na napapansin ninyo, kasi ang bautismo sa Biblia, nagsimbolo po ito sa paghugas ng kasalanan. Kasi ito po yung seremonya na tinuturo ng Panginoon sa New Testament. Kaya nga ang pagbinyag sa mga bata, hindi po yun applicable. Ito po yung, ano, hindi po ito biblical na teaching at bogus po ito. Ito po'y piki, ano, ito yung paraan ni Satanas na turo, pinipiki, alam niyo si Satanas, matalino siya, pinipiki niya ang lahat ng turo ng Biblia, inilihis sa katotohanan. Napapansin ba ninyo ang binyag sa mga bata? Mayroon bang meaning? Wala. No, napapansin ba ninyo ang buhos, wisik, ano bang kahulugan kung wiwisikan ang bata, ang biblical meaning sa wisik? Mayroon ka bang mababasa sa Biblia kahit isang talata? Wala non-biblical, that is non-biblical teaching. At yung bubuhusan ka. Alam niyo nung ako ibinibinyagan sa Katoliko, 8 years old na akong binibinyagan. At bigla lang akong dinampot ng aking ninong, dinala kaagad sa altar. Doon yung pare, binubuhusan ang aking noo ng tubig. Yun yung paraan sa pagkaya. Alam ko nung binibinyagan ako sa, nung ako'y Katoliko pa. Pero sa Biblia, kahit bubuhusan ka ng tubig, wala po yung kahulugan. Hindi katulad sa bautismo sa Biblia na kapag bautismuhan ka, ililibing ka sa tubig. Nagsimbolo po yan ng kamatayan. Tinanggap mo ang kamatayan ng ating Panginoon. No? At paglibing. At kung nakalibing tayong kalakip o kasama niya sa libingan. At kung tayo'y lalabas sa tubig ng libingan, no, makalakad na tayo sa panibagong buhay bago na tayong pagkatao. Yun ang pagkabuhay na maguli. Na mapapansin ninyo, ganun ang kahulugan ng bautismo. Pero ang bautismo sa bata, wala po yung kahulugan. No? At paraan po yun ng kaaway. No? At kung ating gagawin ang hindi turo ng Biblia, wala pong kaligtasan dyan. Kasi ang ating kasalanan, hindi malilinis. No, paano ba, kailan ba nagpasimula ang pagbinyag o pagbautismo sa mga bata? O hindi naman natin matawag ng bautismo, sa pagbinyag sa mga bata. Kung ating babasahin, ito yung mga referensya na ating gagamitin ngayong gabi, yung Feet of Our Fathers sa 94th edition, no, sa page 277.
Ito yung sulat ni Cardinal James Gibbons. Sabi niya dito, sa ilang mga siglo, pagkatapos ng pagkatatag ng Kristyanismo, ang bautismo ay pangkaraniwang isinasagawa sa pamamagitan ng paglubog. No? Inaamin sa sulat ni Cardinal Gibbons, no, sa ilang mga siglo, pinakaunang turo ng Biblia, anong mode of baptism? Ang bautismo sa unang kapanahunan, sa panahon ng Biblia, paglubog. Pero sabi niya dito, ngunit mula noong ika-12 siglo, sa 12th century, ang gawain ng pagbautismo sa pamamagitan ng pagbuhos o pangibabaw sa Iglesia Katolika. Na mapapansin ninyo, kailan ba nag-umpisa ang binyag na binubuhusan na, hindi na, o ini-sprinkling na, hindi na lubog? Nagpasimula po na yan sa 12th century. Sino ang nagbago? Ang Iglesia Katolika. No? Ang nagbago niyan. Sapagkat sa pamamaraang ito ay magagawa ng may kaunting sagabal lamang kaysa bautismo sa paglubog. Oh, ito pa lang dahilan kung bakit nila binago. Ano lang, for convenient and comfort. No? Kasi pag wisik lang nga, ay convenient ka naman magbibinyag. No? Kung bubuhusan mo lang ng konting tubig, hindi ka napupunta sa ilog. Kaya nga, binabago nila yung binyag sa Biblia, ginagawa na lang nilang wisik o buhos. Pero ito pa, isa pa niya, ginagamit ng iglesia ang kanyang discretion sa paggamit ng pinaka maginhawang paraan sangayon sa kalagayan ng panahon at lugar. O, kaya pala, kumbinyente lang pala ang sinunod nila. Pero kapag susundin natin yan, mapapansin ninyo yan, kapag hindi turo ng Panginoon, mayroon po akong halimbawa sa Biblia. Ang dalawang anak ni Adan, si Cain at si Abel, ay sila po'y naghahandog pariho sa Panginoon. Ang requirements ng Panginoon na ihandog para sa kanya ay tupa. Diba? At si Abel, sapagkat siya ay magbabantay ng tupa, nagpili siya ng pinakamagandang tupa na kanyang dadalhin sa altar ng Panginoon upang ihandog. Pero si Cain, sabi niya, ay siyempre si Abel ay tupa ang dala kasi ay tupa naman ang kanyang alaga. Ako ay gardenero. Ako ay mga halaman ang akin. Magdala din ako ng handog sa Panginoon, halaman o mga prutas. So nagdala si Cain ng handog niya mga prutas. Mapapansin ba ninyo, saan sa dalawang anak ni Adan na tinanggap ang kanilang handog? Kung ano ang requirements ng Panginoon sa paghandog, yan ang tinanggap ng Panginoon. Pero bakit hindi niya tinanggap ang handog ni Cain? Kasi hindi po yun requirements ng Panginoon. No? Sarili niyang paraan. At ang iglesyang ito gumawa ng kanyang sariling kumbinyenteng paraan para madali ang pagbinyag sa mga tao at para wala ng question-question, bata na lang ang bibinyagan. Samantalang ang turo ng Biblia, pangaralan sila muna, tuturuan muna sila kung mananampalataya, saka na sila bibinyagan. Kaya ang Panginoon hindi namimilit eh. No? Habang pinapangaral sa kanyang mga alagad, kukunan ng desisyon kung sila'y mananampalataya, saka na sila bautismuhan. Kung hindi sila mananampalataya, hindi sila bautismuhan. Kasi mayroon tayong freedom of choice. Hindi ka pipilitin ng Panginoon. At doon ka pagpapalain ng Panginoon kapag ikaw ay magpasya sangayon sa kanyang pananawagan. Na mapapansin ninyo, ito, sarili niyang kumpinyente, human way of salvation po ito. Hindi po ito paraan ng Diyos ang pagbinyag sa mga bata. Kaya nga ating tinatalakayan na ngayong gabi. No? Kaya nga sa sulat ni Apostol Pablo sa 4:5 ng Episo, isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. No? Kaya nga hindi pwede na mayroong apat o tatlong uring bautismo. Kasi mayroong paglubog sa tubig, itong immersion, mayroon namang pagwisik at mayroon namang buhos. Hindi po pwede na itong tatlo tatanggapin ng Panginoon lahat. Isang pananampalataya, no? Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isa lang dyan ang tama. Kasi isa lang ang tama na tatanggapin ng Panginoon. Gaano kahalaga itong ang bautismo sa Biblia? Ating pag-aralan ngayong gabi, gaano kahalaga itong bautismo? No? At atin itong matutunan sa aklat ng mga Juan. Sa aklat ng Juan 3, isang gabi pumunta si Nicodemo, isang Sanhedrin,
Ang Sanhedrin ay membro po siya sa Supreme Court. Sila po ay mambabatas na 70 ka mga Sanhedrin ang membro, sila po ay membro sa Supreme Court sa Israel. Pero isang gabi, habang nagtuturo si Jesus sa mga tao, siya po ay naniniwala na itong naggumagawa ng milagro na guru ay galing ito sa Diyos. Pinuntahan niya si Jesus isang gabi. Bakit gabi? Ayaw niyang makita sa mga tao kasi malaking kahihiyan ng isang Sanhedrin lumalapit sa ordinaryong guru. Sabi niya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guru na nagbuhat sa Diyos. Sabi niya, guru, nalalaman ko na ikaw ay guru na nagbuhat sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sabi niya, yung milagrong ginagawa mo, hindi mo yun magagawa kung wala sa iyo ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. Ikaw ay guru na nanggagaling sa Diyos. Pero alam ninyo, si Jesus Christ, hindi niya pinagbigyan si Nicodemo sa kanyang sinasabi. No? Kanyang pagpupuri. Tinitingnan ni Jesus Christ ang pangangailangan ni Nicodemo. Na bagamat siya ay guru ng Israel, mambabatas sa Israel, mayroon po siyang kakulangan. No? Na hindi niya naranasan ang kapanganakan muli. E nga, sabi ni Jesus Christ, sumagot si Jesus sa kanya na sinasabi, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak siya muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Sabi niya kay Nicodemo, maliban na ang tao ipanganak siya muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. So, tinanong siya ni Nicodemo, anong ibig sabihin sa ipanganak muli? No? Sabi ni Nicodemo sa 4, sabi niya, paano maipanganak ang tao kung siya ay matanda na? Kung kailangan sa isang malaking tao ang kapanganakan muli, paano mangyayari na ang malaking tao ipanganak muli? No? Paano maipanganak ang tao kung siya ay matanda na? Oh, kung kailangan ko ang kapanganakan muli, kailangan mo ang kapanganakan muli, paano mangyayari ang proseso sa kapanganakan muli? Oh, makapasok baga sa tiyan ng kanyang ina at ipapanganak? Ito yung tanong ni Nicodemo. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Napapansin ninyo? Maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba itong kapanganakan sa tubig? Ang kapanganakan sa tubig, ito po yung bautismo. Kaya nga kapag ang isang tao magpabautismo, no, sa pangalan ng ating Panginoon, ano yun? Yun yung kapanganakan sa tubig. At espiritu, ito po yung, ano, itong dalawa, ang dalawang binabanggit ng Panginoon, ito po yung, ang kapanganakan sa tubig, ito po yung just tinatawag sa Biblia na justification. No? At ang kapanganakan sa espiritu, ito po yung sanctification. Ang unang kapanganakan sa tubig, ito po yung pag-aaring ganap. Ano bang ibig sabihin ng pag-aaring ganap? Ito po yung kapatawaran ng kasalanan. Kailan ba patatawarin ng Diyos ang ating kasalanan? Kapag tayo ipanganak sa tubig. Kapag ang isang tao mabautismuhan, no, ilubog siya sa tubig, yun yung kapanganakan sa tubig. At ang pangalawa, kapag siya matapos mabibinyagan sa tubig, ibibigay ng Panginoon ang banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo na titira sa iyo, mananahan sa iyo, siya ang magtuturo na babaguhin ang iyong hindi magandang ugali. No? Ang iyong pagiging makagalitin, ang iyong magiging mapagmura, ang iyong pagiging ugaling mo sinungaling, babaguhin ng Holy Spirit niyan. No? Kaya nga, ang Diyos, ang banal na Espiritu, ang mag-undergo sa ikalawang kapanganakan. Ang unang kapanganakan ay tubig. Bautismo po yun. At pagkatapos mong mabibinyagan ng tubig, mananahan na sa iyo ang banal na Espiritu. At ang banal na ang Espiritu, ang mangangasiwa, na ikaw din isusuko mong iyong buhay sa panggabay at pangunguna ng banal na Espiritu Santo para mabago ka. At doon po ang proseso sa kabanalan. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu,
hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, napakahalagang maintindihan natin ang kahalagahan ng bautismo. Sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, ang ipinanganak sa laman ay laman, ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya nga, huwag kang magtaka, no? Na kailangan mong ipanganak muli. No, kaya nga sabi niya, ang ipinanganak ng laman, laman. Mayroon akong topic sa YouTube, yung tinatawag na How to be Born Again. Kung gusto mong magiging detalye, maintindihan mo itong kasaysayan kay Nicodemo, panoorin mo yung How to be Born Again. May matutunan po kayo doon. Paano tayo ipapanganak muli. No, mapapansin ninyo, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kailan ba ang tao ipapanganak sa Espiritu? Kapag tatanggapin mo ang seremonya sa bautismo, yan ang kaarawan na ikaw ay ipapanganak sa Espiritu. No, saan kaganapin ang bautismo? Natin naman, kasunod nating tanong, no? Kapag ikaw ay gustong magpabautismo, saan ba yan natin gaganapin? At sino ang mga ngasiwa? No? Ating ding pag-aralan yan. Ang bautismo, hindi po yun gagawin po yun kung saan mayroong maraming tubig. Ako po yung nagiging mangangaral sa kulungan. May mga city jail, sa Calamba City Jail, Tagaytay City Jail. Nagtuturo po ako niyan sa kaibigan nating mga nakakulong. Pero ako'y nagtuturo sa kanila. Pero mayroong mga iilan na, yung sa Tagaytay City Jail, 18 po ka mga tao ang nagdesisyon na magpabaptize. Pero hindi sila pwedeng lalabas sa silda para magpabaptize, baka tatakas. Ang ginagawa namin, bumili kami ng drum, dalawa. No? Doon namin sila binibinyagan sa drum. Pag mapuno, pag mabawasan na yung tubig, dagdagan namin ng tubig, iba naman ang papasok sa drum. Kasi ilulubog lang naman siya. Pero mayroong officiating minister, no? Mayroong isang pastor na mga ngasiwa sa pagbibinyag. No? Nang nagtuturo ako sa Calamba City Jail, 28 po ka mga tao ang nagdesisyon doon. Silang 28 binibinyagan sa drum. No? At mayroon ding mga iilang church kami ngayon sa Seventh-day Adventist Church para komportable na ang bautismuhan na sa loob na ng simbahan. Na nagpapagawa talaga ng sarili. Pero sa panahon ni Jesus Christ, doon talaga sila sa ilog. Si Jesus Christ pumunta sa ilog Jordan at doon nagpabaptize. O, ating patunghayan, no, mapapansin ninyo, ang unang nagbautismo sa Biblia, si Juan Bautista. Ay, tinatawag siyang Juan Bautista kasi siya nagbautismo sa ilog Jordan. So, ating babasahin ang Mateo 3:5, nang magkagayoy nilabas siya sa ng Jerusalem at buong Judea at sa buong lupain sa palibot-libot ng Jordan. At siya'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan sa ipinahayag nila sa kanila ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Na mapapansin ninyo si Juan Bautista doon siya nagbaptize sa ilog ng Jordan at doon din si Jesus Christ nagpabaptize. Na mapapansin ninyo. At kung ating titingnan din, hindi lang kay Juan Bautista ang mga tala kung ating makikita kung saan ba ginagawa o ginaganap ang bautismo. No, sa record ng mga gawa, kung inyong babasahin yung chapter 8. No, mayroong isang eunuko galing sa Jerusalem. Pumunta siya sa Jerusalem para sumasamba sa Diyos. Galing siya sa Ethiopia. Ngunit nang pabalik na siya mula sa Jerusalem, pabalik na sa Ethiopia, kinausap ng sa espiritu si Felipe. Si Felipe ay isang diakono na naglilingkod sa iglesia ng Panginoon. Pero kinausap siya, sabi ni ng Panginoon, sabi ng espiritu, abangan mo dito ang eunuko. No? At ipapaliwanag mo sa kanya ang kanyang binabasa. Nang dumating na, nang malapit na sa kinaruroonan ni Felipe ang eunuko, tinanong siya ni Felipe, no? Anong sabi ni Felipe sa eunuko? Nauunawa mo baga ang binabasa mo? Habang siya nagbabasa sa balunbon na aklat ni Isaiah, Propeta Isaiah, tinanong siya ni Felipe, sabi niya, pwede bang makasakay? At nang sumakay siya, nauunawa mo ba ang binabasa mo? Anong sagot ng eunuko? Sabi niya, paano magagawa ko maliban? Paano magagawa ko maliban ng may pumapatnubay na sa akin ng sinuman? No, paano ako makakaunawa kung maliban kung mayroong magpapaliwanag? No, kaya nga pinanhik niya at sumakay siya. No? At kinuha ni Felipe ang kanyang binuka ni Felipe ang kanyang bibig.
at nagpasimula sa kasulatang ito at ipinangaral sa kanya ni Jesus. Nang binasa ng eunuko ang kasulatan, portion yon sa prophecy patungkol kay Jesus Christ. Sabi niya, hindi ko ito naintindihan. At nag-impisang bumuka si Pilipi sa kanyang bibig, ang iyong binabasa ay patungkol yan sa tagapagligtas. No? Patungkol yan kay Jesus Christ. At nang titingnan ninyo sa 36, anong talata yun ating binabasa kanina, 35, sa 36, nang dumating sila sa lugar ng may tubig, nakiusap na yung eunuko, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y bautismuhan? Sabi niya, mayroon na ang tubig dito. Bakit? Ano pang hadlang na hindi mo ako bautismuhan? Pero anong sabi ni Pilipi sa 37? At sinabi ni Pilipi, kung mananampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Sabi niya, kung mananampalataya ka sa ano ng buong puso mo, bibinyagan kita. Anong sabi, sagot ng eunuko? Sumagot siya na sinasabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos na dumating na tagapagligtas. Sumasampalataya ako. Mapapansin mo ba, bago binibautismuhan, ano ang prerequisite, ano ang kailangan? Bakit hindi siya bautismuhan ni Pilipi kaagad? Kasi ang bautismuhan sa Biblia, kailangan siya ay mananampalataya. Naalala niyo yung sa Marcos kanina? Magsiyaon kayo, no? Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parusahan. Now, napapansin ba ninyo gaano kahalaga ang bautismo? Ang bautismo sa Biblia, ito po'y nagsimbolo sa paghugas ng Diyos sa ating kasalanan. Kaya kung mayroong mga dumadalo sa simbahan, ayaw magpabautismo, ay nananatili ang kanilang kasalanan. Napapansin ba ninyo yung ning hinugasan ni Jesus ang paa ni Pilipi ng kanyang mga alagad? At nang tinawag ni Jesus si Pedro para hugasan ang kanyang paa, sabi niya, "Wag, ayaw ko." Sabi niya, "Panginoon, wag mong hugasan ang aking paa." Kasi parang kaawa-awa ang Panginoon na siya'y makasalanan, huhugasan pa ng kanyang paa ng Panginoon. Humiliating masyado yun sa ating Panginoon. Pero sabi, anong sabi ni Jesus kay Pedro? Pedro, kung hindi ka magpahugas sa iyong paa, wala kang bahagi sa akin. Ito yung pangalawang seremonyal ng Panginoon na ang mga lingkod ng Panginoon sa iglesia maghuhugasan ng paa. Pero bago ka magiging membro sa iglesia, bautismo mo na. Yan yung paraan ng Panginoon paano huhugasan ang kasalanan. Ngunit kung natapos ka ng mabautismuhan, ngunit nakagawa ka pa ng kasalanan, ay hindi ka na magpabautismo uli. Ano na ang seremonya na gagawin? Hugasan na lang ang inyong paa. Kaya nga sa aming simbahan, mayroon kaming paghuhugasan ng paa. Every quarter ng taon, mayroon ginagawa namin ang every 13 Sabat, naghuhugasan kami ng paa, magkakapatid sa iglesia. No? At yung communion service, yung pagkain ng pag-inom ng alak at pagkain ng tinapay sa huling hapunan. Ginagawa po namin yan. Kasi yun yung mga seremonya na yan na nagtuturo paano lilinisin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Mayroon po yung mga simbolo. Kaya nga ang bautismo, mayroon po yung simbolo. Kaya nga ating tinatalakay ito para maintindihan ninyo ang mga simbolo. Kasi ito po yung paraan ng Panginoon, seremonya sa New Testament, paano gagawin ng Diyos ang paglinis sa ating mga kasalanan. At sabi niya dito, ipinag-utos ni Pilipi, itigil ang karo. At sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Pilipi at ang bating. At kanyang binabautismuhan siya. Napapansin, imagine ninyo ang Bible study ng dalawa. Umaabot ba ng isang araw? Hindi. Saan sila nag-Bible study? Sa karo lang, no? Sa kalisa lang. Pagkatapos nilang makadaan sa may tubig, sabi ng bating, anong nakakahadlang na hindi ako mabautismuhan, mayroong tubig. Pero sabi ni Pilipi, bautismuhan kita kung ikaw may mananampalataya. So, nananampalataya ang bating, lumusong sila kapwa sa tubig. No, saan sila binabaut, ang lugar kung saan sila nagpabautismo? Sa tubig, sa malalim na tubig. Hindi wisik, no? Hindi din buhos, kundi lumusong sila kapwa sa tubig. Officiating minister at ang bautismuhan, dalawa silang nasa tubig.
No? Mapapansin ninyo, yung kapwa sila lumusong sa tubig. Ibig sabihin, dalawa silang nandoon sa tubig. At nang nagsiahon sila sa tubig, no, dalawa naman silang umahon sa tubig, ay inagaw si Pilipe ng Espiritu ng Panginoon. Biglang nawala si Pilipe. Pero ang bating, anong ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. No? Alam niyo kung maranasan ninyo yung bautismo, ako nagpabaptize ako na walang Bible study. Pero nang nagawa ko yun, naranasan ko ang kagalakan na hindi ko kayang ipapaliwanag. Nagpabaptize kasi ako kasi nung pumasok ako sa simbahan ng Seventh-day Adventist, mayroong binyaga na, tinatawagan na ng pastor ang lahat na magpapabinyag. Nang tiningnan ko, 20 silang magpapabinyag, pero mayroong bumulong sa akin, sumama ka sa kanila. Ay, nang narinig ko yung tinig na bumulong sa akin, hindi ko yung kabog ng aking dibdib ay hindi ko mapipigilan. At hindi ko mapipigilan na gusto kong susundin ang tinig. Pero hindi ko pala alam na yun pala ang araw na tinatawagan ako ng Panginoon na magiging anak niya. Kasi sa araw ng bautismo, nagiging anak ako ng Diyos. Nagiging membro ako ng Seventh-day Adventist kahit walang Bible study. Pero pagkatapos ng aking Bible study, mayroong kapatid sa iglesia na nangangasiwa na nagtuturo sa akin. Kaya nga, mayroong mga nagiging anak ng Diyos na nabautismuhan muna bago aral. Mayroon din namang aral muna bago bautismo. Pero pariho po yan, ang Diyos ang nangangasiwa sa ating buhay. No? Kasi siya ang may akda, siya ang nagpili paano tayo magiging anak niya. At ang bautismo sa Biblia, ito po'y kapanganakan natin sa Espiritu. No? Kapanganakan muli. Kasi ang bautismo, ito po'y kapanganakan natin sa Diyos. Kung tayo ipinanganak sa ating magulang, kapag tayo'y mabautismuhan, kapanganakan natin ito sa Panginoon. Kaya nga mayroong kotisyon sa isang author na nagsasabi na ang tao daw na isang bisis lang ipinanganak, dalawang bisis siya mamamatay. Ano bang ibig sabihin? Kung isang bisis lang siya ipinanganak, saan siya ipinanganak? Sa ina lang. No? Kapag ipinanganak ka lang sa iyong ina, ay dalawang bisis ka mamamatay. Mamatay ka na hindi napapatawad ang iyong kasalanan. Pag mabuhay ka mula sa kamatayan, matatanggap mo ang wala kang kaligtasan, parusahan ka ng Panginoon. Kadalawang bisis ka mamamatay. Pero kapag ang tao kadalawang bisis ipanganak, isang bisis lang siya mamamatay. Ano bang ibig sabihin ng kadalawang bisis ipanganak? Kapag ipinanganak ka ng iyong ina, ng iyong pagiging sanggol, at nung ikaw lumaki na, tinanggap mo ang aral ng Panginoon at nagpabautismo ka, yun yung kapanganakan mo sa Panginoon. Yan yung ikalawang kapanganakan muli. Kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemo, maliban na ang tao ipanganak siya muli, hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang kapanganakan muli, saan yan gagawin? Sa malalim na tubig. No? Ilubog sa tubig. Sa kaninong pangalan gagamitin ang bautismo? Dito tayo. Kasi mayroon ding nagtanong, no? May mga viewers ako sa YouTube, sabi niya, Brother John, ano bang pangalan na ginagamit ninyo sa bautismo? Kasi malaking issue ito. Maraming naniniwala na ang bautismo na ginagamit sa pangalan ni Jesus. Mayroon namang iba na ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Atin itong isisitol ngayong gabi, ano ba talaga ang tamang pangalan na gagamitin kapag tayo bautismuhan? No? At ito yung ating pag-aralan ngayong gabi para ating maintindihan. No? Kasi mayroong officiating minister na magbibinyag sa atin. Bago tayo ilubog sa tubig, ako na ministro ng Ebanghelyo, bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, saka ilulubog sa tubig. Pero mayroon namang naniniwala na ang kanilang paniniwala na ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo, bautismuhan kita. Ganon ang kanilang paniniwala. Atin itong pag-aralan ngayong gabi, alin ba dito ang, saan ba dito ang tama na tinuturo ng Biblia? Na tinuturo ng ating Panginoon. Sabi niya dito, kaya sino man dito sa Pilipos, Dusnoy B, kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos. Siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat na pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat na tuhod na nga sa langit at na nga sa lupa, sa ibabaw ng lupa at na nga sa ilalim ng lupa. Aking pinag-aralan dito yung
karakteristik ng ating Panginoon. Nung siya ay galing sa langit, nagpakumbaba siya sa kanyang sarili at hanggang sa kamatayan doon sa cross. No? At itinaas siya ng Diyos. At sabi niya dito sa Noybe, siya ay binigyan, siya ay pinadakila ng Diyos, siya ay binigyan ng pangalan lalong higit sa lahat na pangalan. No? Upang sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat na tuhod. Saan? Sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Sino ba ang mayroong dakilang pangalan sa na binigay ng Diyos? Sa pangalan ni Jesus, luluhod. Kapag ating pag-aralan ang Biblia, kasi pag ating pag-aralan ang Biblia, ang ibig sabihin ng pangalan, kapag magbabanggit ang pangalan ng Biblia, it signifies authority. No? Ang kahulugan ng pangalan ay otoridad. Kaya nga sabi niya dito, binigyan siya ng malalong mataas na pangalan, higit na mataas na pangalan, na ang mga nasa langit na lahat ng mga tuhod sa lupa, langit, sa lupa at ilalim ng lupa, luluhod sa kanyang pangalan. Ano ba itong pangalan na Jesus? Kasi ang pangalan, it signifies authority. Kaya napapansin ba ninyo yung nagpapagaling ng pagkatapos mamatay ang ating Panginoon, umakyat sa langit, ay pumunta si Pedro at si Juan sa templo. Mayroong nakikita sila doon na pulubi, no, na mamalimos sa kanila. Pero ang sabi ni Pedro, no, pilak at ginto, wala ako. Pero ibibigay namin kung anong mayroon kami. Sa pangalan ni Jesus Christ, tumindig ka. No, mapapansin ninyo, ginagamit ang kanyang pangalan. At nung nananampalataya yung pulubi, tumindig, ay nakakalakad siya. Kasi kapag gagamitin ang pangalan, it signifies authority. At nakatayo yung pilay. No? At sa kanino mang iba, sa Gawa 4:12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikiniligtas. No? Wala nang ibang pangalan na binibigay. No, kaya nga anong sabi ni Jesus Christ? Hindi lang yung mga tao nagpatutuo. Si Jesus Christ, anong sabi niya? Lumapit si Jesus sa kanila at sa kanila'y kinausap na nagsasabi, ang lahat ng kapahamalaan ay ng langit at nasa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Anong sabi ni Jesus Christ? Lahat ng kapahamalaan sa langit sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. So, napapansin ninyo ang pangalan ni Jesus? Power, all powerful na siya kasi lahat ng kapahamalaan sa langit, sa lupa, ibinigay na sa kanya. No? So, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus Christ. Pero anong utos na binibigay ng Diyos sa kanyang mga alagad? Kung ating babasahin yung 28:19, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ha? At sa 20, at ituturo ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang tanong kanina, anong pangalan sa bautismo na ating ibabautismo? Sa pangalan ba ni Jesus Christ o sa pangalan ng tatlo? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. No? Kung ating pag-aralan, ano ba ang utos ni Jesus Christ? Na ang otoridad dito si Jesus Christ, ang mayroong authority, ang mayroong absolute authority na nag-uutos sa mga alagad. Ang utos ni Jesus Christ hindi sa kanyang pangalan. Ang bautos ni Jesus Christ sa kanyang alagad, dahil dito magsiyaon kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ito yung dahilan na ang mga Seventh-day Adventists, kapag mayroong bautismuhan, ang officiating minister namin, ito yung kanilang gagawin. Bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Saka na nila ilulubog sa tubig. Kasi ang inuutos dito, no? Ang officiating ang magpabautismo, ito yung uturo ng Panginoon.
No? Ang pangalan sa ang nagbigay otoridad si Jesus Christ. Ang pangalan ang mayroong authority. Pero ang pangalang gagamitin kapag ibabautismo sa magpabautismo, ito yung turo ni Jesus Christ. No? Kaya nga, si Jesus Christ mismo ang nagbigay ng otoridad, anong pangalan ang gagamitin kapag magbautismo ang officiating minister. Kaya siya, tinutusan niya ang kanyang mga alagad eh. Magsiyaon kayo. Gawin ninyong mga alagad. Bautismuhan ninyo sila. Ito yung turo ni Jesus Christ. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ating pag-aralan ngayong gabi, siguro naintindihan na ninyo, no? Ating pag-aralan ngayong gabi, yung prerequisite for baptism. Ano ba ang prerequisite? Bago bautismuhan ang tao, ano ba ang dapat nating gagawin, no? Para matanggap natin ang kumpletong regalo ng Diyos sa kapatawaran ng kasalanan. Una, ito yung ating gagawin. Aaminin natin na tayo po'y isang makasalanan. Bago ka mabautismuhan, no, bilang isang taong makasalanan, aaminin natin sa harapan ng Diyos na tayo'y makasalanan. Anong sabi ng talata? Sapagkat lahat ay nagkakasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang una nating gagawin. Ito po yung prerequisite before baptism. Aaminin natin na tayong lahat hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Tayong lahat nagkakasala. At kung hindi mo aaminin na ikaw ay isang makasalanan, hindi po kayo maabot ng Diyos. Kasi maabot lamang tayo ng Diyos kapag handa po tayong magsisi at tatanggapin natin ang ating kalagayan na tayo po ay hindi nakakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Pangalawa na prerequisite, kailangan po tayo na tayo'y mananampalataya. No? Mananampalataya, napapansin ba ninyo ang bating at si Felipe? Kung sumasampalataya ka ng buong puso mo, bautismuhan ka. Ito yung ginawa. No? Kaya nga, kailangan po dito ang pananampalataya. Kaya nga sabi sa Marcos, ang sumasampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Bago ka bautismuhan, kailangan ang isang bautismuhan ay sumasampalataya, katulad ng ginagawa ng bating. Pangatlo, tanggapin si Kristo na Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin natin na si Jesus Christ ay Panginoon na bumaba sa ating planeta at siya po'y nagiging ating tagapagligtas. No? Tanggapin natin ang kanyang sakripisyo. At kung tatanggapin natin siya, papasok si Jesus sa ating buhay. Datapwat sa lahat na sa kanya'y nagsisitanggap, anong sa Juan 1:12, ay pinagkalooban niya siya ng karapatang magiging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. O, bago tayo mabautismuhan, kailangan tanggapin natin na si Jesus Christ ay ating tagapagligtas. Ito yung testimony ni Apostol Pablo. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinatanggap na si Hesukristo ay namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sabi ni Pablo, ibinigay ko naman sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinatanggap. Mangangaral si Apostol Pablo. Tinanggap niya si Jesus Christ. Pagkatapos niya tinanggap, binigay naman niya sa mga tao si Jesus Christ. Natanggapin nila si Jesus Christ. Ganon din ang aming turo ngayong gabi. Na ang Kristo na aming tinatanggap sa aming buhay, aming ibibigay sa inyo na inyo namang tanggapin. Bago kayo mabautismuhan, tanggapin ninyo si Jesus Christ na inyong tagapagligtas at Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Si Jesus Christ mayroong sinasabi, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, hindi ninyo sinusunod ang aking sinasabi. Pagkatapos ninyo tanggapin si Jesus Christ, anong sasabihin ng banal na Espiritu at sasabihin ng Biblia sa salita ng Panginoon? Susundin ninyo kasi siya na ang inyong Panginoon. Hindi na kayo Panginoon sa inyong mga sarili. Ika-apat na prerequisite, magsisi at magbalik loob, talikuran na ang kasalanan. Ang layunin, ang pinakasukdulan ng pagligtas sa tao ay ang layunin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo ay mahiwalay sa kasalanan. At magbalik loob na tayo sa Diyos na hindi na makasalanan. Napapansin ninyo si Maria Magdalena? Nang pinatawad si Maria Magdalena, sabi ng Panginoon, go and sin no more.
Ito yung panawagan ng Panginoon sa kaligtasan. Gusto ng Diyos magiging hiwalay na tayo sa kasalanan. Na kapag mayroong kasalanan na magawa, hindi tayo komportable sa kasalanan. At kung hindi tayo komportable sa kasalanan, lalapit tayo sa tagapagligtas. Ang ating tagapagligtas, aalisin niya ang lahat ng ating kasalanan. Ito po yung essence of Christianity. No? Ang lahat ng mga anak ng Diyos hindi na komportable sa kasalanan. Magbalik loob tayo sa Diyos, talikuran na natin ang kasalanan. Huwag na kayong magpaalipin sa inyong mga bisyo. No? Talikuran na ninyo lahat ninyong bisyo sa buhay. Mamumuhay tayo na mayroong kapayapaan sa Diyos. No? Kaya nga magsisi kayo, magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan upang magkakaroon kayo nang magkagayon, magsidating ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, mapapansin nyo, nang narinig nila ito, nangasaktan ang kanilang puso, sinasabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At ang sagot ni Pedro, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpatawad ng kasalanan. Na mapapansin ninyo, ginamit ito, magpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Authority po yan. Magpailalim sa otoridad. Kasi ang pangalan na mayroong otoridad na makapagliligtas sa tao, ang pangalan ni Jesus Christ. Pero ang officiating minister na magbautismo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Kaya nga, hindi po yun, hindi po yun duplication na ang mga alagad nagbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, hindi po yun. Ang mga alagad na nagbautismo, ginamit lang niya ang otoridad. Ang ibig sabihin kasi ng pangalan, otoridad. Magpailalim tayo sa otoridad ni Kristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo, magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Ibig sabihin yung pangalan dyan, otoridad sa ikapagpatawad ng inyong kasalanan. Tanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Kailan natin matatanggap ang banal na Espiritu Santo? Sa araw ng inyong bautismo. Kailan ba bumaba, lumapag kay Jesus ang Espiritu Santo? Sa araw din ng kanyang bautismo. Kaya nga, lahat na tatanggap sa Panginoon, mananampalataya, magpabautismo kayo. Huwag na kayong mag-alinlangan, no? O magdalawang isip. Kung malaman ninyo ang tunay na aral ng Panginoon, tanggapin ninyo si Jesus Christ sa inyong buhay. Magpabautismo kayo. Kasi ang bautismo na inyong tatanggapin, ito po'y nangangahulugan ng patawad ng Diyos sa inyong kasalanan. Ikumpisal ang kasalanan sa Diyos. Pagkatapos ninyo magsisisi, ano ba itong pagsisisi? Yung pagkalungkot sa kasalanan. Pagkatapos ninyong malulungkot sa ginagawa ninyong kasalanan, kayo'y magkukumpisal. Ikukumpisal. Ano na ikukumpisal? Sasabihin ninyo sa Diyos. Kung kailangang idedetalye, idedetalye ninyo. Pakinggan kayo ng Diyos. Kaya nga sabi niya sa Isaiah 1:18, come, nanawagan ang Panginoon, let us reason together. Sabi niya, kahit ang inyong kasalanan nagiging pula na matingkad na pula, papuputiin ko yan, katulad ng nebe. No? Kaya nga mapapansin ninyo, anuman ang ating kasalanan, ikukumpisal natin ito sa Diyos at anong pangako niya. Hindi po tayo magkukumpisal sa mga tao, ha? Sa mga pare, hindi po yun tinuturo ng Panginoon na tayo magkukumpisal sa tao. Magkukumpisa lang tayo sa tao kung nagkakasala tayo sa tao. Pero pag nagkakasala ka sa laban sa Diyos, ikukumpisal mo ang iyong kasalanan sa Diyos na mismo. Kahit doon lang sa iyong kwarto, ilalak mo yung kwarto mo, luluhod ka, tawagin mo ang Panginoon. No? Magsisisi ka, ikukumpisal mo ang iyong kasalanan sa Panginoon. Sabi niya dito, kung ipahayag natin ang ating kasalanan, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi lang niya patatawarin ang ating kasalanan. Ito pa yung nakapackage. Lilinisin niya ang lahat nating mga kahinaan. Babaguhin tayo ng Diyos kapag tayo magpapasakop sa kanyang kapangyarihan. No, yan yung gusto ng Diyos. Pang-anim, huling bahagi, ito yung prerequisite of baptism. Atin na mayroong lima. Pagkatapos yung magawa mo yung lima, ay magpabautismo ka na. Ano yung una? Aaminin natin na tayo'y isang taong makasalanan, hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Pangalawa, mananampalataya. Kailangan ang pananampalataya bago bautismuhan. Pangatlo, tatanggapin natin si Jesus Christ na
Panginoon ng tanggapin natin siya na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pang-apat, magsisisi. Pang-lima, ikukumpisal natin ang ating kasalanan. Pang-anim, magpabautismo na tayo. At itong bautismo na ating gagawin sa tubig po yan na bautismo. Nang narinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. Sabi nila, anong gagawin namin? Sabi ni Pablo, magsisi kayo. Magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan. Sana ating naintindihan. At pagkatapos natin mabautismuhan, no? Pagkatapos, anong mangyayari? Magiging membro na tayo sa Iglesia ng Panginoon. No? Yan, ito po yung proseso paano ka magiging membro sa kanyang tunay na Iglesia. Kung gusto mong magiging membro sa kanyang tunay na Iglesia, kailangan ka munang mabautismuhan. O, saan po natin yan mababasa? Sa Aklat ng Mga Gawa, 2:41. Yaon ngang nagsisitanggap ng kanilang salita na nga bautismuhan at nga paragdag sa kanila sa araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Now, napapansin ninyo yung mga yung tumanggap sa salita na bautismuhan, gaano sila karami at nadadagdag sa iglesia. No, nadadagdag sa membro ng iglesia. At ilan yung bilang nila? 3,000 people. Kaya nga, ito yung paraan ng Diyos paano tayo magiging membro sa kanyang tunay na iglesia. At sila'y panatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama. At huwag kayong hiwalay. Huwag kayong na pagkatapos ng inyong bautismo, ligtas na kayo, ay hindi na kayo papasok sa simbahan kasi ang inyong paniniwala, ligtas, ay disgrasya kayo niyan. Kasi ang unang hakbang, ang kaligtasan na inyong tinatanggap, yung sa bautismo, unang hakbang pa lang yun. Kapanganakan pa lang sa tubig yun. Mayroon pang ikalawang kapanganakan, yung tinatawag na kapanganakan ng Espiritu. No? Ang inyong natanggap na bautismo, kapatawaran lang yun ng kasalanan. Pero ang ikalawa na kapanganakan, yung kapanganakan ng Espiritu, yung kapanganakan patungkol sa kabanalan. Na pagkatapos natin mabautismuhan, mamumuhay na tayong banal. Na hindi na magkakasala. Kung magkakasala man na hindi mo sinasadya o nabibiktima, natutukso ka, maaalis yan kapag ikukumpisal mo uli sa Panginoon. At mayroong paraan din ang Panginoon, paano niya lilinisin ang kanyang iglesia, mayroong paghugasan ng paa at Santa Cena na ginagawa ito sa bawat iglesia, no? Depende sa na-schedule. Kaya kung magiging Seventh-day Adventist kayo, matunghayan ninyo ang mga aral na ito, inyong mawi-witness, ganito pala ang turo ng Panginoon. No? Kaya nga, pagkatapos ng inyong bautismo, mag-umpisa na kayong buhay na banal. Huwag na kayong babalik sa kasalanan. No? At membro na kayo sa tunay niyang iglesia. Now, dito tayo sa kasunod. No? At sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin, no? Nagiging nakikibahagi na sila sa gawain ng iglesia. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. No? Kaya nga, kapag nabautismuhan ka na, membro ka na sa iglesia, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Katawan na tayo ni Kristo. Ang iglesia, ito po'y tinatawag na katawan ni Kristo. Tayong lahat na tumatanggap, tayo na nagiging kabahagi ng kanyang katawan. At ang ulo sa iglesia, si Kristo ang ulo. No? Kaya nga, sabi ni Pablo, sapagkat sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. No? Datapwat, no, dito tayo panghuli. Magbibigay ako ng halimbawa. Mayroong mga nagpabautismo na isang araw lang ang bautismo, binabautismuhan, okay ba yan? No? Mayroon namang binabautismuhan ng matagal, ayaw niyang pagbabautismo, depende po yun sa iyo. Pero may mga tao na kahit isang araw lang bautismuhan, ako nga, wala akong aral, pero bakit ako nananatili sa iglesia? Ano po yan? Depende po yan sa pangungusap ng Espiritu sa iyong buhay. Kung nakikinig ka sa bulong ng Espiritu at sinunod mo, mananatili ka sa iglesia. Hindi po yun nangangahulugan na kahit matagal kang nag-aaral sa salita bago ka binabautismuhan, ayun po ay mananatili. May rami ding nagbabackslide na matagal binabautismuhan. Pero nung nakakaranas ng pagsubok sa iglesia, natitisod.
Yun po yung katulad ng binhi na nahulog sa ibabaw ng bato, no? Yung iba sa daan, yung iba sa tinikan. Pero ang mga lingkod ng Diyos na mananatili sa loob ng iglesia na sa pagbalik niya, dadalhin niya sa langit yung nahulog sa mabuting lupa. Ang puso natin, katulad ng lupa yan eh. Pero mapapansin ninyo, itong kasaysayan sa gawa, itong tala sa gawa, 16:28, datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig, sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat. Ang background nito, si Pablo at si Silas, hinuli sila, dinakip, kinulong sa kulungan. At habang sila nandoon sa kulungan, kalagitna ang gabi, sa halip na sila'y malungkot na sila'y nakukulong, ang ginawa ng dalawa, umaawit ng mga himno. At nang umaawit sila sa kulungan, naglindol sa kulungan. At yung napakalakas ng lindol, ang mga rihas, ang pader, nagbabagsakan, at ang mga tao naghihiyawan, akala ng bantay, ay nagtumatakas na lahat ang mga nakakulong. Kaya ang ginawa niya, binunot niya ang kanyang espada, gusto niyang isaksak sa kanyang sarili. Kasi pag mayroon silang policy, no, mayroon silang sinumpaan, kapag ikaw ang gwardiya sa isang kulungan, kapag mayroong makatakas na nakakulong, kinabukasan, papatayin ka sa public. Doon ka, bibitayin sa publiko, court martial ka. At ayaw niyang mamatay na isang malaking kahihiyan kasi sa publiko papatayin siya kinabukasan. Kaya nga ang ginawa niya, gusto niyang patayin ang kanyang sarili. Kaya nga sabi ni Pablo, sinabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat kami naririto. No, kaya nga sabi niya, nandito kaming lahat. Nagtawag si Pablo, magdala kayo dito ng ilaw. No, nagdala na doon ng ilaw. At ito yung bantay at sila'y inilabas na sinasabi, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Itong bantay ng sundalong Romano gustong maligtas. Sabi niya, naniniwala ako na kayo ay mga lingkod ng Diyos. Anong gagawin ko upang maligtas? At sa kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka ikaw at ang iyong sambayan. No? Ang mapapansin ninyo, kanina sinasabi, mananampalataya ka lang sa Panginoong Hesus, maliligtas ka ikaw at ang iyong sambayan. No, anong gagawin? Anong prerequisite? Mananampalataya lang. Anong gagawin ko para maligtas? Anong sabi ni Apostol Pablo, mananampalataya ka at ang iyong sa Panginoong Hesus, maliligtas ka at ang iyong sambayan. Kaya nga, nung gabing yon, nagkakaroon sila ng Bible study. No, dinala ng bantay si Pablo at si Silas doon sa bahay ng centurion na yon. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi. At hinugasan ang kanilang mga latay. No, nung gabi na yon, hindi na naabutan ng umaga. Nung gabi lang yon ang kanilang Bible study. At pagdakay binabautismuhan, siya at ang buong sambayan niya. Anong nangyayari? Nabautismuhan yung bantay sundalo sa kulungan. No? Gaano katagal ang kanilang Bible study? Marami bang Bible study? No, isang Bible study lang. Pero itong Bible study na isang bisis, hindi ito hadlang. Nabautismuhan ang sundalo. No? Ganun yan. Napapansin ninyo, kapag kayo'y pagkatapos ng inyong bautismo, hindi natatapos ang kaligtasan. Ang bautismo, ito po'y pasimula sa inyong kaligtasan. Pagkatapos sa inyong bautismo, lalakad kayo sa isang tunay na Kristiyano, mamumuhay kayo sa buhay na banal, kasama ang Diyos. Huwag na ninyong hiwalayan ang salita ng Diyos. Kung ano ang inyong nababasa sa Biblia, mamumuhay ka sangayon sa salita ng Panginoon. Gabayan ka ng Panginoon. Kung ikaw ay mahina, nakakagawa ka ng kasalanan, sabi ni, sinusulatan ko kayo upang kayo'y huwag magkakasala. Sabi niya sa unang Juan, 2:1. Pero kung sakali kayo magkakasala, mayroon tayong tagapamagitan. Huwag kayong manglupay-pay. No? Ang kabanalan ay hindi natin ito magagawa sa isang araw, isang buwan o isang taon. Proseso ito, lifelong process. At maaaring madadapa tayo, matutumba, pero hinihintay ng Panginoon ang iyong pagbangon uli. At gusto ng Panginoon, magkakaroon ka ng lakas sa pamamagitan niya
At mapanagumpayan mo ang lahat na uri ng kasalanan. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga, bilang mga alagad ng Panginoon, mga lalaki at babae, inuutusan tayo ng Diyos, magsiyaon kayo. No? Bautismuhan ninyo sila. Lahat ng binabautismuhan kay Kristo, kayo ay mga alagad. Katulad ko. No? Nung una, ako din ay nabautismuhan. Ngunit, nung nabautismuhan, pinagsikapan kong maging alagad niya na magtuturo din sa iba. Sana ganun din ang inyong gagawin sa Diyos. Kapag matutunan ninyo ang katotohanan, magpapagamit kayo sa Diyos. At gagawin ninyo ang inyong sarili magiging kasangkapan sa pagligtas ng iba. Ngayon, panghuli nating talata. At dito tayo magtatapos. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Magtindig ka, magpabautismo, at hugasan mo ang iyong kasalanan. Kaibigan, ang bautismo sa Biblia, ito po'y isang seremonya na inordina ng Panginoon sa New Testament. Ito po'y paraan ng Diyos na paghugas sa lahat ng mga tao. Ang aming gawain dito sa media ministry, kami po'y nagbigay babala sa sanlibutan. Aming ibinibigay ang magandang balita at ito yung good news na aming dinadala ngayong gabi. Na sa gabing ito, nanawagan ang Panginoon, naghihintay na sa lahat ng nanonood ngayon, ang inyo sanang buhay magiging malinis sa pamamagitan ng paghugas ng Panginoon at ang paghugas ng Panginoon sa pamamagitan ng isang seremonya na kanyang inoordina. Ang seremonya na kanyang inoordina, the ordinance of baptism, para sa lahat ng mga mananampalataya. Sana sa gabing ito kayo mananampalataya na si Jesus Christ namatay para sa ating kasalanan at kabilang ka. At kung ikaw mananampalataya ngayong gabi, ipanalangin kita bago tayo magtatapos. Imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon. Salamat na niloob mo na ang The Gospel of Jesus Christ ay makapagbigay sigaw uli, makapagbigay babala sa sanlibutan. Salamat, Ama, na inyong pinagkalooban kami muli ng ganitong pagkakataon. Hinihiling ko, Panginoon, ang inyong pangangasiwa sa mga mensahe na aming iniiwan ngayon sa internet, through YouTube at sa Facebook. Umaasa kami, Panginoon, na inyo itong pagpapalain. Saan man ito dadalhin ng inyong banal na espiritu, magdadala ito ng kaligtasan. Ano man ang aming tinuturo ngayon, ito ay inyong gagamitin na na kasangkapan upang maraming mga tao ang lalapit sa inyo. Kayo, Panginoon, ang aming tagapagligtas at niligtas ninyo kami sa kapahamakan. At ang response namin na nananampalataya kami, hindi kami nag-alinlangan, na kayo ay willing na maglinis sa aming mga kasalanan at kasamaan. Kung kami magbalik loob, talikuran ang kasalanan at magpabautismo. Sa gabing ito, mayroong iilan kaming mga viewers sa YouTube na matagal nang nanonood at ito na lang ang kulang. Ang topic patungkol sa baptism. Sana, Panginoon, inyo silang tawagan at tatawagin na magiging mga tunay ninyong mga anak na lalaki at babae. Salamat, Ama, sa pagdinig at yung pagpapalain din ang lahat na nagiging kabahagi ng aming gawain, lalo na ang mga kapatid namin sa Kuwait. Lord, salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. At pinapanalangin namin ang lahat pa naming mga sponsor na sumusuporta sa gawain ito na hindi ninyo sila pababayaan. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo at pagdinig sa gabing ito sa lahat ng aming kahilingan. Nagnanais kami, Ama, na ang lahat ng mga taong inyong ililigtas sa ministeryong ito, makikita namin sila sa langit na bayan. Salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.